papayag na ho ako sa mga gusto ninyo. Kung kinakailangan hong gawin nyo akong guinipig, sige lang ho. Basta hayaan nyo ho kung makasama ang mami ko. At dun ho siya sa akin titira. Pangalawa ho, ito na ho ang last round ho ng pag-experiment sa akin. Kung hindi pa ho ito tatalab, hayaan nyo na ho ako. And last but not the least... Aba! May kasunod pa. At kailan ka naman natutong maging demanding, ha? May offer ho na dumating courtesy of the radio station ho. Endorser ho ng isang beauty product. Beauty product? Ayla! Paano mo naman sila naloko ng ganon? Ako ho ang number one sa list ho ng hottest DJs. At gusto ho nila yung top 5 po nila magiging endorsers ho nila. Ibig sabihin ho nun, kasama ho ako dun. At paano naman bibili ang mga tao ng produkto na galing sa'yo? Ha? Anong magiging linya mo? Para sa kutis na mabuhok at mukhang nakakatakot. Now! It's ridiculous! No, it's not ridiculous! It is! I'm sorry, Dad, pero hindi ko kukumbinsin si Jeff na magbago ang isip. Did you even try? I didn't. Are you really testing me, Tamara? Simpleng bagay lang yung pinagawa ko sa'yo. Pero ano? Hindi mo ginawa. You can't make me do this to Jeff, Dad. Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Hindi ito tungkol kay Jeff. This is about business. Kailangan tanggapin ni Jeff ang account ng Instituto. And here's why. HMRC is failing financially. Without IDB, I'll have to file for bankruptcy. Di ba, our clientele has increased this past year? Oh, tumaas nga. Pero ang hindi namin sinasabi ay kung paano pangbawi lang ito sa mga napakalaking utang ng kumpanya. Hindi nyo nahusakop ang buhay ko sa radio station, kaya gagawin ko kung ano yung gusto ko. Whether dito or sa radio station, kahit saan, pag nalaman ng mga tao ang tungkol sa'yo, damay ako! Pero layo ko na ho ng buhay na ganito. Sawang-sawa na ho ako sa pagtatago. Wala kang choice. Pag hindi mo tinanggap, malalayo sa'yo ang mami mo. Hindi mo na siya makikita. Don't you dare me! Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para makuha ko lang ang gusto ko. A few years back, nung nag-aaral kayo ni Jeff sa US, the hospital ran into some serious problem. Nagawa namin ang paraan. Pero we incurred a huge debt. At hindi lang yun. Ang ipinaaral ko kay Jeff ay galing lahat sa funds ng kumpanya. Of course, we wanted the best doctors for the hospital. But we had to pay the price. So you see, Jeff owes it to this hospital na tanggapin ang deal na ito. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Precisely because of this, Tamara. Masyado kong emosyonal. Imbis na hanapan mo ng solusyon ng problema, you let your emotions take over. And how do you expect me to trust you? Lalo-lalo na pagdating sa business. Kung hindi mo maisantabi yung personal feelings mo para dito. Ngayon, alam mo na ang totoong sitwasyon tungkol sa kumpanya. You need to talk to Jeff and find a way to make him change his mind. If not for his sake, then for yours. Mami! Mami, miss na miss na kita. Dami ko kong gustong kwento sa inyo eh. Sana magising na kayo ha. Kailangan ko po kasi kayo ngayon eh. Kailangan ko po yung yakap nyo. Lagi kong pinagdarasal na sana matapos ng kalbaryo din yung mag-ina. Pesting babae niyan. Kinukonsumi ako. Lumalabas tuloy yung mga wrinkles. Good morning po, ma'am. What's good with wrinkles? Nothing, ma'am. Wrinkles is bad. Dumating na ba si Dr. Chan? Yes, ma'am. Nasa hotel na po siya. Well, good.
Ischedule mo na ang first procedure na gagawin para kay Ayla. Pumayag na po siya, ma'am. Bakit? What made you think that I cannot make her say yes? Wala naman po, ma'am. Of course. I made her say yes. Ma'am, di po ba kayo naaawa dun sa apo niyo? Alam mo, ikaw? Sinuswelduhan kita hindi para magbigay ng opinion mo. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na ang pinagagawa ko bago dumami pa ang wrinkles ko. Yes, ma'am. No opinions, ma'am. Ito na po. Schedule ko na po. Ayla, napag-isipan mo na ba isasagot mo sa lola mo? Bakit ho ba ganun, Yaya? Hindi ho ba ako pwede mabuhay ng normal? Nang hindi ko po kailangan itago kung ano talaga ako? Hiya sa trabaho po. Kapag nalaman ho ng mga tao yung totoong itsura ko, hindi lang ho ko yung mawawalan eh. Pati ho yung kumpanya pwede pong bumagsak ng dahil sa akin. Tapos ngayon po si Mami, maaari din po siya mawala sa akin. Tsaka sinuhulingan na lang po ba ako pwede mabuhay ah? Hindi po ba ako pwede mabuhay nang hindi ho nagtatago sa dilim, ha? Huwag mong isipin dyan. Lagi may paraan. Hindi lang natin nakikita kaagad, pero lagi may sagot sa lahat ng problemang dumadating sa buhay natin. Kung tumakas na lang sana kayo mag-ina noon at tinulungan ko kayo, lumayo kayo kay Soledad at namuhay kayo ayon sa gusto niyo. Kung alam ko lang na hindi na magbabago yan, lola mo. Sana, noon ko pa naisip ang ganun. Ayla, pwede pa kayong maging malaya kung gugustuhin mo. Speaking, dito-dito pa yan. Nakasuya na yung mga... Guys. Babe, dito na yung future summa cum laude. Dito na yung teacher's pet. Dulo, baka pwede sa susunod ay pakopihin mo naman kami. Parang hindi lang ikaw yung laging bida sa klase. Sige. Sa susunod, sabay na lang tayo gumawa ng project. At saka kung kailangan nyo yung tulong ko, sabihin na lang sa akin. Para sa mga ibang classes natin. Pwede naman. Mga kasal ba? Ang tingin sa akin, bobong-bobo na. Hoy, matalino ka lang. Hindi ka mayabang. Ayoko nung guru. Gusto sana, okay lang, okay tayong magkakaklase. Hoy, tatandaan mo araw na to ah. Pag-ingat-ingat ka. Ayan. Ano magagawa mo? Sabot niya ang bago. Okay, fine. Job, Ri. Pag nagpatuloy ito, mauwi na natin championship trophy ngayon taon. Asahan mo, magta-training pa ako para sa championship. Para sa'yo. Asahan ko yan, Ria. Anise! Hey! Oh. Good job, eh. Wow, andito ka pala. Yes. Pinanood ka ito sa kita, eh. Pinapawisin mo ka. Is it okay? Sure, eh. Oh, my. Thank you. Now, na. Bakit mo inayahan sa remus? Sinta ka naman hambog na yun. Lipat ka na lang kaya, tol. Marami namang eskwela dito sa Manila na mas babagay ka sa talino mong yan, eh. Saka, panigurado akong mas i-accept ka dun. Hindi. Okay lang ako dito. Okay. Eh, mukhang maliban sa akin, eh. Wala ka pa kaibigan dito. Saka, bakit ba
kung gusto mo talaga dito. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Lahat na mismo nasa'yo. Ang ganda, ang bait, ang talino, inggit lahat sila sa'yo. Kahit pa itapat man kanino. Kaya nung lumapit ka sa'kin ay bigla akong nahilo. Hindi akalaing sabihin mong ako na yon ang hinahanap mo. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat. Bakit ganyan ka makatingin sa kanya? Siguro, type mo siya, no? Ito talagang siro, oh. Ngayon ka na nga, magkakagusto ka pa sa isang babae na mas mukhang lalaki pa sa'yo. Ano ka ba? Wala kang pag-asa dyan. Panigurado akong kakainin ka na ng buhay. Na nasa'yo na ang lahat, kinikilig pa rin. Sobra na talaga yan, lola mo. Bakit pa ba kasi siya bumalik dito? Eh, ang okay-okay na ng buhay mo nung nandun siya sa abroad. Ay. So, anong final decision mo? Doon ako sa sigurado ako makakasama ko ang mami ko. So, ano nga yun? Gagawin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Hello? Kay Amor? Po? Sobra na talaga, Tams! Hindi ko lang kung kayo ako mas maiinis eh. Diyan sa Jeff na yan dahil napaka-insensitive niya. O sa'yo dahil nagpapakatanga ka. Ouch, Karen. Medyo harsh yun, ha? Dapat lang! Para medyo magising-gising ka naman. At dapat din na may magsabi diyan sa Jeff na yan yung mga pinagsasabi ng daddy mo. Hindi ko magagawa kay Jeff yun, Karen. Hindi ko siya malalagay sa ganung sitwasyon. Yan ang problema sa'yo eh. Masyado mong binibaby yan si Jeff. Gusto mo lagi siyang protektahan. Eh buti sana ko na-appreciate niya kahit konti lahat na ginagawa mo para sa kanya. Eh ni ma-acknowledge ka nga hindi niyan magawa. He cares for me, Karen. I know it. Talaga lang ah. Sige nga, pinasalamatan ka na ba ni Jeff para sa tulong mo sa kanya na makapag-aral sa States? Hindi niya alam na ikaw yung gumawa ng paraan para maging scholar siya ng daddy mo. At hindi rin niya alam yung mga sakripisyo mo para lang maalagaan siya habang andun kayo sa States. At hindi rin niya alam na isinantabi mo yung sarili mo para lang sa kanya. Tams naman! Sobra ka ng dehado niyan eh. Maawa ka naman sa sarili mo. Ang ganda mong babae, mayaman, matalino, may pinag-aralan. Ikaliwat ka lang yung mga naliligaw sa'yo at ipagpapatay pa yung ibang mga babae. Tapos ano? Uubusin mo yung oras mo dyan sa Jeff na yan? Eh ano bang meron yung lalaking yan? Tapos ngayon, pati yung problema na itong ospital, sa'yo itinatapon ng daddy mo. Eh kung sa bagay, damay ka naman talaga. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi siya magiging scholar ng daddy mo. At hindi mababawon sa utang yung ospital na to. Karen, tama na. Alam mo namang confidential yun, di ba? Marami namang nagawa si Jeff ito sa ospital na. At marami siyang sinakripisyo to represent us. Sana lang, Tams, one day, ma-realize ng Jeff na yan kung gaano siya kaswerte sa'yo. Nasaan na kanina si Ayla? Ay, saan ang hanapin ko? Tsaka muna ha, hahanapin ko.
Tilda! Ay, kapalit! Ayun! Ay. Sir, pasensya na kayo. Alam ko, late na. Pumapayag na ako magstay sa IDB account. Buti naman, natawang ka na. Pero, meron lang ako isang bagay na hilingin. Ano yun? Magsistay ako sa IDB. But only for a year. Ititrain ko na si Tamara. Ititrain ko siya personally for a year. And after that, she can take over. I'll take it. Salamat, Chef. Alam ko hindi ako nagkamali sa'yo. Mami, ito yung first date natin. Ang saya-saya ko. Kung pwede lang sana, dati pa kita na ipasyal ng katulad nito. Siguro, mas mabilis kang gagaling. Nung bata ako, Mami, lagi din akong tumitingin sa buwan. Kasi pakiramdam ko para siyang kaibigan na laging nandiyan. Siguro kaya ganun yung pakiramdam ko. Kasi alam niya na nakatingin ka rin sa kanya. Impact ako! Kaya kapag hindi pa kayo malas, nalabahin mo kayo! Ako! Alba! Mami, mayroon ka lang. Kasalanan ko, Mami. Ah, ito na yung pinabili niyong pagkain at... Ayla, anak? Diyos ko! Ano nangyari? Ayla, walang nakikita sa'yo. Paano ka nakapasok? Tinulungan po ako ni Tilda at ni Aaron. Sir Philip, nakapag-desisyon na po ako. Guys, it'll just be a few minutes, okay? Pasensya na po kayo kung hindi po agad ako nakapag-desisyon. Yes, naintindihan namin. But you should also understand na hindi kami basta-basta sumusugal sa isang taong hindi pa namin nakikita. And that's why pinatawag ka namin. Dahil importante sa amin ang makita ka. Well, it seems to me she looks okay. Hindi naman mataba. Maganda ang labi. Pasensya na po kayo kung ganito ko po pinakita yung sarili ko. Hindi po talaga ako komportable. We fully understand. Hindi rin ganun kadali ang maging biktima ka ng bullying. Pero gusto kasi namin na simulan na agad ang photoshoot. The ads should come out as soon as possible. I think that should be okay for now, guys. Sandali. Can you remove your hood? We want to see your face.